Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di uman ay balitang matapos ang kumpirmadong balita na kinumpirma na mismo at binasag ang report ng team ni former Vice President Lenny Robredo na pumunta sa kanya ang Agila ng Mindanao at ang kasalukuyang Vice President ngayon. Walang iba kundi si Sara Duterte. Mga dilawan, kakamping at maging ang mga loyalista ay tunay na nagulantang at nataranta dahil former Vice President Lenny Robredo tila binasag na ang katahimikan at tuluyan na nga bang iniwan ng Liberal Party. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ganyan mang bulabog ang Agila ng Mindanao. Matapos mapabalita kamakailan lamang ang pagbihirang pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay former Vice President Lenny Robredo na tila gumulat sa mga kakamping, dilawan at maging ang mga loyalista. Tila hindi na nga raw alam ng marami sa mga taga-suporta ni Marcos Jr. kung ano na ang kanilang susunod na gagawin matapos silang sabay-sabay na mabulabog nang kumpirmahin mismo ng dating Vice President na si Lenny Robredo na personal na nagtungo sa kanya ang kasalukuyang Vice Presidente na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte para personal na kamustahin ang kanyang kalagayan at maging ang kanyang pamilya. Dahil sa tagpong ito, akiwari tuloy ng ilan sa ating mga kababayan na pareho nga daw nang naging kapalaran ang dating Vice Presidente na si Lenny Robredo at ang kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte. Tila pareho di umano silang nabudol ni Marcos Jr. at ng Marcos Administration. Matapos silang makaupo sa pwesto ay pinabayaan lang at tila trinaydor pa. Sa kaso naman ng dating Vice Presidente na si Lenny Robredo, batid ng ilan sa ating mga kababayan nang matalo siya sa pagkapangulo noong 2022 presidential election ay tila iniwan na lamang siya ng Liberal Party na pag-alaman pala na tila balak pa noon raw na magprotesta dating Pangulo na si Lenny Robredo sa kanyang pagkatalo. Ngunit hindi raw niya itinuloy ang kanyang protesta dahil hindi di umano siya nakakita ng suporta mula sa kanyang dating kaalyado at maging sa mga kasamahan niya sa Liberal Party mula kina Trillanes, Laila De Lima at maging kay Risa Hontiveros na tila napansin ngayon ng taong bayan na kumampi na at sumipsip umano mga dating kaalyado ni Lenny Robredo kay Marcos Jr. na tila napag-iwanan na ito sa ere. Dahil kahit napabalitang tatakbo siyang mayor sa Naga City ay wala pa rin di umano itong nakuhang suporta mula sa mga dating kaalyado at maging sa Liberal Party. At ito'y ayon pa sa latest vlog ni Maharlika kung saan ay kanyang isiniwalat at binunyag na tila raw may kinalaman ba ang pagpunta ng kasalukuyang Vice Presidente kay dating Vice Presidente Lenny Robredo. Imposible kayang ang pagtatagpong ito ay hindi patungkol sa nasabing meeting ng dalawa sa personal na issue lamang. Dahil kung ating matatandaan kamakailan lamang nga kababayan na mayroon itong affidavit si Attorney Glenn Chong na tugma naman doon sa nasabing sumuko na may-ari ng Smartmatic noon. Kaya tila malakas ang hawak na ebidensya ni Attorney Glenn Chong. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, hindi nga raw ba na balak nilang ituloy ang protesta na di umano'y nang daya itong si Marcos Jr. noong 2022 election. Kaya rin ba nakipag-usap si VP Sara kay Lenny Robredo? Ano kaya sa palagay nyo mga kababayan? Nang lumabas ang balitang ito ay tila iba naman ang pananaw ng ilang mga political strategies dahil para sa kanilang naging pag-aaral ay tila may ibig sabihin ang interview ni Lenny Robredo at ang maging pagpunta ng biglaan ng pangalawang pangulo na si Sara Duterte sa Naga City para raw sa kanila ang kumpirmasyon
impormasyong galing mismo sa dating pangalawang pangulo at ng kasalukuyang pangulo ay tila isang hudyat umano na tila maaring kumalampag sa mga dilawan at mga loyalista. Tila hindi na nga raw nila magugustuhan ang mga posibleng susunod na mangyayari dahil kahit pa sinabi ng pangalawang pangulo na personal at hindi political ang pagpunta niya sa Naga City. Hindi raw maiaalis ng taong bayan ang katotohanan na ang dalawang babaeng ito ang siyang nakakaalam umano kung anong nga ba ang tunay na baho ni Marcos Jr. Sa katunayan, sa nagdaang interview, mismong si Vice President Sara Duterte na mismo ang nagsabi at naglabas ng pahayag na never again sa mga Marcos. At ito rin ang katagang sinabi noon ni former Vice President Lenny Robredo na hindi raw dapat makabalik sa pwesto si Marcos Jr. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dito natin napatunayan na kahit konting galaw lang ni BP Sara ay nanginginig na sila. Bulabog sila agad at di na alam kung anong gagawin. Nagpadala agad ng dalawang alagad sa Bicol. Ganun sila katakot sa isang BP Inday Sara Duterte. Good job, BP! Nataranta na silang lahat. Yan lang ang ginawa mo. Breaking news. Ganyan kakalakas kahit anong paninira nila sa'yo. Walang maniniwala sa kanila. Good job. God bless. Lalong sisikat yung BP Sara natin. Lahat nakatuon sa kanya yung balita. Sige lang BP Sara. Asarin mo lahat na galit sa'yo. Basta kaming mga kakampi mo, malaki ang tiwala namin sa'yo. Dapat buhayin ni VP Lenny iyong electoral protest niya kay BBM. Kaso iniwan na siya ng Liberal Party, kaya biglang nanahimik na si VP Lenny. Hindi mo na makita sa mga meeting ng Liberal Party si VP Lenny. Unquote. Narito naman ang buong report at paliwanag ni Maharlika sa kanyang latest upload patungkol sa usaping ito. Narito ang full video. Good thing na actually very successful po yung ano, no? Madaming tao yung sabi ni Mariah, our bedroom voice, Mariah Carl. Inaan lang natin kasi baka magigising yung mga hitad. So anyway, good thing na parami ng parami ang tao dyan sa Liwasang Bonifacio at nadoon si Miss Cathy Binag. Actually, hindi ko pa napanood palangga, basta nagsalita si Cathy na hindi tama na magkaroon tayo ng bangag na presidente, you know, yung araw-araw ko yung sinasabi, dapat wakasan na si bangag, and I believe, konting kembot na lang yan. And tutuloy nyo lang po sa yung pag-attend nyo dyan sa protest, dyan sa Isog at sa iba pang mga place. But anyway, I'll talk about Lenny Robredo and Inday Sara, kasi ngayon, mukhang nagwawala si Trillanes at mukhang galit na galit at you know, gustong mangagat. Ganito kasi ang kwento niyan. Alam ko ang Chika Boom Boom niyan. Ang Chika Boom Boom, okay, madam, kailan may pupunta sa Malacanang? Meron yan. Papasaan ba't matatapos din tong laban natin, mga palangga? So then, actually, first quarter of the year, may nakarating na sa akin na information na si Lenny ay inatsyapwera na ng mga dilawan niyang kakampi. Gusto ko lang linawin sa inyo na tama talaga si Lenny nung time na binuboljack natin siya na mambubudol ang mga Marcos. Tama siya. Kaya nga lagi kong kinukulit, di ba? Sabi ko dito sa vlog natin, nasaan na si Lenny? Bakit hindi siya ngayon magsalita? Okay? Kasi anti-Marcos siya, di ba? Lagi niyang sinasabi, never again. At siyempre, sa Liberal Party, sa partido nila, ay sanib-puwersa sila during the time nang nilalabanan ni Lenny yung mga Marco o yung mga Marcos, yung mga bangag. Pero first quarter of the year pa lang, talagang binaaway na ni Trillanes si Lenny kasi gusto ni Trillanes na iitsapwera si Lenny. Ito ay ayon sa akin. At alam ko rin kung sino ang nag-set up ng meeting. Okay? Kahit busy po ako sa aking birthday celebration for 2 weeks now, alam ko kung sino nag-set up ng meeting. So mamaya bibigyan ko sa inyo yung initial. Basta isa ka mapasok lang, hinahan ko lang yung boses. Hindi ko sanay sa boses kong pa-demure kasi may natutulog sa tabi ko, mga palangga ko, mga friends ko. So,
tinatapo na, okay, nila Ontiveros. According to my source, gusto nilang i-echapera na si Lenny Robredo sa Liberal Party. Kasi nga, feeling nila, parang, you know, hindi feeling nila, nakikita nila na wala nang ganung klaseng popularity at wala nang support kay Lenny kasi tinapo na nga nila. Doon ang gusto ni Trallianis siya, magpresidente o si Risa Ontiveros, pero more on Trallianis talaga. So, yun ang chika bumbum na yan. At, di ba lumabas sa ano, sa, I think, ito kasi, actually ito, hindi ko pa nababasa lahat yung mga tweet at mga balita. Ito kasi galing sa ating source. So, yung meeting na yan, hindi yan pwedeng aksidente lang. I know that. Okay? Kasi si Lenny at saka si Inday Sara, pareho ng kapalaran. Parehong nabudol. Okay? Nabudol ng kanyang mga kaparty sa Liberal, sa mga kakamping, at si Sara nabudol ni Bangag. So, ang eksena dyan, mga palangga, ay si Lenny pala, according to my source, ay gustong magprotesta muli laban kay Bangag Jr. sa Pandaraya sa 2022. Okay? Noong 2022 election, di ba? Si Attorney Glenn Chong ay may affidavit yan na sinasabing nandaya talaga si Bangag Jr. But anyway, between the Liberal Party, gusto palang mag-i-push siya na ni Lenny ang, according to my source, yung protesta na naman sa President. Kaso wala siyang nakukuhang support sa kaila Trallianis, kaila De Lima, dito kaila Ontiveros. Kasi, you know, nakita nila na, hindi ka na namin kayo siguro, nakikita nila na, yun na nga, ginamit lang nila si Lenny, user lang talaga sila. So ngayon, kanya-kanya sila, well, alam nila naman sa politika, di ba? Karamihan ay greedy, karamihan ay vested interest. Actually, pareho nga, sabi nga, pareho ng kapalaran si Lenny at si Inday Sara. So, ayon sa aking source, bigyan natin ng initial kung sino ang nag-arrange ng... Tengo muna. Bibigay pa natin. Sige. Kung sino ang nag-arrange ng kanilang pagtitipon doon sa Peña Francia Festival ba? Sa barrio ni Lenny. Start with letter P. Okay. Yung nag-arrange niyan, sabi ko nga sa inyo, kahit busy ako, nakakarating yung mga information. So, start with letter P. So, si letter P, matagal na akong, you know, igib mo na. Matagal ko nang alam kung sino si letter P. No, it's not Panelo. Okay? Ngayon, mga palangga, so, ang kwento talaga niyan, hindi naman din talaga politika. But syempre, diyan nagsistart yan. So siguro, I don't know kung ano pinag-uusapan nila. Pero ang sabi ni Trallianis dyan, mga palangga, okay, nanggagalaiti si Trallianis. Ano ba sabi ng hitad na yun? Tignan natin. Ah, ito. Sabi ni Trallianis sa tweet niya, Ma'am Lenny, gusto nga naming ipa-impeach si VP Sara. Tapos binastos pa niyan si Senator Risa. Bakit po paminit? Sabi niya, are you siding with her? Okay. So dito pa lang na sinabi ni Trallianis, kitang-kita mo, nakakampi talaga siya ni Lisa Bangag at ni Marcos kasi ang author ng impeachment ni Sara ay si Lisa Bangag o si Lisa Smuggler. Ngayon, nakita niya kung gaano kagago to si Trallianis. Eh, bakit naman niya utusan si Lenny kung sinong imimit ni Lenny? Di ba? Bakit niya utusan si Lenny? Bakit niya didiktahan si Lenny? Diniktahan na nga nila eh. Yung si Pangilinan at saka si Marrojas, alright, hindi na rin sila in good terms ngayon. Wasak na ang kakamping kasi ang mga kakamping na anti-Marcos, matotoong anti-Marcos, nandoon pa rin sa kanilang pinaglalaban pero nagpapakaramdaman sila. Yung mga kakamping na mga tinraidor kayo, kung may kakamping kayo dito, katulad ni Trallianis, katulad ni Ontiveros, na inappoint ang kanyang sister at ang brother-in-law ni Bangag Jr., hindi na yan magiging kakampi ni Lenny. Okay? Hindi na magiging kakampi ni Lenny kasi nagkaroon na ng benepisyo si Ontiveros sa kay Bangag. So, ganun ang nangyayari ngayon. Kaya naman si Lenny, according to my source, somehow, hindi lang in-announce ni Lenny siguro to, maybe one day, is thankful pa rin siya dahil hindi hinayaan ni Duterte na magwagi si Bangag Jr. sa kanyang electoral protest noong 2016. Grabe, ano? Grabe yung politika, mga palangga. So, ngayon, di ba, dahil during 2016, ay nanghingi ng tulong yung si Bangag Jr. at saka si Lisa Tanas sa Duterte administration. Natulungan sila para manalo sila sa kanilang electoral protest. Pero di ba, nalala ninyo ang sabi ni Pangulong Duterte doon, matatapos ni Lenny ang
kanyang vice presidency, which is nangyari nga talaga. Good thing na rin. Even though ako ay kakampi ni Bangag noon, eh tama na rin na natapos ni Lenny ang electoral college kasi budol talaga itong putang inang Marcos Jr. na to. Kaya nga sabi ko kayo mga pinklawan, ang pinaglalaban nyo noon ay para sa bayan. Galit kayo kay Marcos. Nanalo naman talaga si Lenny, sabi ni MHT Xi. So ngayon, mga palangga, mag-a-agree na siguro tayo ngayon dyan dahil sa ginagawa ng pangbababoy ni Bangag Jr. at ni Risa Tanas. So ang kwento kasi niya talangga malalim. Dahil nangingi ng tulong niya si Bangag kay Duterte noon. Nangingi sila, di ba? Nangingi pa nga, gusto pa nga magpapunin sa Department of Agriculture. Eh, hindi nga pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Tignan nyo, hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte kasi alam ni Pangulong Duterte na Bangag si Marcos Jr. So nangingi ng tulong para si Lenny ay matanggal sa pagiging VP niya during that time, pero hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte, Lenny ay matatapos mo ang iyong term. Kung si Duterte ay katulad ni Lisa Tanas, katulad ni Tambaloslos, katulad ni Marcos Jr., hindi natapos ni Lenny ang kanyang termino. Kasi makikipagtulungan si Duterte sa mga Marcos. Kaya you open your minds. Mga palangga, ibuksan nyo yung mga isipan nyo, mga kakamping. I know you are for the people. I know para kayo sa Pilipino. Kaya galit na kayo kay Marcos, di ba? Tignan yung ginawa kay Kibuloy, tignan yung ginagawa kay Sara, tignan yung mga ginagawa sa mga kritiko, hindi pa ba nauunawaan yung mga eksena sa politika? Tignan ninyo, bakit si Lenny ay nakipag-usap kay Sara? Bakit? 1 hour? We'll see kung ano ang twist ng istorya. Sino, ano bang susunod? 2028 claim, baka magiging Lenny, Sara? Kasi pareho silang kapalaran. Pareho silang nabudol, malakas na ba boses ko? Pareho silang binudol ng kanilang mga kapartido. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kakamping, hindi naman ako galit sa inyo. Hindi kami galit sa inyo na sumusuporta sa Pilipino kasi tama kayo. Nabudol kami ng Marcos. That's why you have to get up, speak up now. Dapat united tayo. Tayo yung tunay na united. Na ang iniisip natin, yung ating goal is para sa Pilipino. Hindi para sa politiko lamang. Diyan mo, si Lenny iniwan, kawawa naman. Tinatarantado na ni Trillanes. Ano pa ba yung mga nangyari? O diba? Alam niyo kung tarantado lang talaga, kung si Duterte ay Gigi Munoz, katulad ni Marcos Jr., dapat ginawa niya yung ginagawa ngayon ng mga demonyong tabaloslos. Pero hindi niya ginawa. Diba? Ang naging problema lang ni Lenny, alam mo, yung kanina nag-uusap-usap kami ng mga palangga dito. Ang naging pink and green pwede daw. Ang naging problema ni Lenny, tama siya sa kanyang paninindigan na never again, no more Marcos, pero ginamit siya ng Liberal Party. Sabi ni That's Me, hindi kasi kayo nakikinig kay Dr. kay Attorney Guanson. Ayan, buti yan si ano, si Rowena Guanson. Ayan, mas may panindigan pa yan. Kasi never yan nagtuloy-tuloy siya. Diba? Si Rowena Guanson tuloy-tuloy. Hindi siya nakipaglaro katulad ni Dilima, ni Trillanes, ni Ontiveros. Imagine mo, si Ontiveros, diba? Ang ingay-ingay niyan. At Lenny, now na nag-usap kayo ni Day Sara, sabi ko nga, this is just the beginning. We don't know kung, but well, for sure, kukwento sa atin ng putingas. Pero yun po yung kwento niyan, mga palangga. Si Lenny ay binababoy din ng kanyang Kaliberal Party, ang kapartido, the same thing with Inday Sara. So silang dalawang babaeng inape, kaya for sure, pwede nga talaga magsanib pwersa yun. Sabi ni Amelia Cruzada, takbo agad si Abalos at Revilla. Oo nga, di ba hinihilot ka agad. By the way, comment na kayo dyan kung ano yung mga gusto nyong hanash. Sabi ni Marilyn Tinambakan, Sara and Marcoleta po. Pwede rin, pero hindi natin alam kung anong magiging fate ng politika. Pero you know what, malayo pa election eh. Ang punterya natin, kayong mga kakamping na supporter ni Lenny at not supporter ni Lenny, supporter ng Pilipino. You have to get out from your house. I'm sorry po kung ganito boses ko. May natutulog sa tabi ko. Alright? Kaya hindi ko ma-express ng gusto yung tunay na pagiging dragona. So anyway, you have to get out. This is your future. Kanina sa Liwasang Bonifacio, mukhang nag-cloud seeding na naman ng mga buwaka ng ina. Mukhang nagpaulan na naman. They can do that. Traidor. Tama si Lenny Robredo. Traidor ang mga Marcos. Magnanakaw, manggugurgur, kawatan. And kung kayo ay pro-Filipino, dapat kasama kayo dyan.
Sabi ni Rudy, o nga, no, biglang naging inactive si VP Lenny na wala siya at nanahimik na nabudol din pala siya. Yes, nabudol siya. Lenny will never side to Marcos. Jesse Roberto died because he discovered big name involved in drugs and maybe that person in Marcos Jr. Tama yan, Rafi. Tama yan, Rafi Padag. Ito po ay connect-connect. Diba? Konektado ito. Diba questionable pa ang pagtegi kay Jesse Robredo? But ganun pa man, yung sila, si Dilima, si Rojas, niransa kagad. I mean, ginuha yung mga dokumento dun sa condo ni Jesse. Remember that issue? Tapos ngayon, yung issue sa pagiging bangag ni Marcos Jr. na ayon sa testimonya ni Agent Morales ay inarbor o si Executive Secretary Jojo Ochoa noong panahon ni Noynoy ang nag-ayos noon o nagpigil na i-raid, na ipa-raid yung condo ni Maricel Soriano kung saan nagbabangag si Marcos Jr. Nakita niyo yung connection? And now, this Jojo Ochoa at yung kanyang brother-in-law na si Acuzar ay inappoint ni Bangag Jr. At si Ochoa ay nasa kipay ni Lisa Tanas. So nakita niyo yung connect, mga kababayan? So kaya tahimik si Lenny. And I hope, Lenny, you speak up. Ha? Ako, kaya kita binoljak noon dahil nabudol ako. Dahil naniwala ako na ang Marcos ay i-redeem nila ang kanilang pangalan para sa kapakanan ng bayan. Ganun talaga sa politika. Nagkakamali ka, nabubudol ka. Pero at least ako, hindi ako nag-stand sa mga Marcos bangag nung nalaman ko sila ay polboroni, kawatan, lahat na, name it, lahat ng kababuyan. So, August pa lang of 2022, lumayas na. I mean, binoljak ko na sila. And Lenny, ipakita mo yung galing mo o tapang mo. Ipakita mo sa taong bayan na mag-speak up ka na rin. And I think napakagandang simulain yung pag-meeting nila. Kaya na-alarma na sila ngayon. Imagine mo, if sila ang mag-tandem ni Inday in terms of pag-speak up para sa Pilipino, bakit hindi? Diba? Pwede naman kalimutan yung mga nasabi natin lahat ng mga masasakit. Kung sila talaga ay para sa Pilipino. Kung para talaga si Lenny sa laylayan, kung na-realize niya na ginamit siya ng Liberal Party, which is yun po ang totoo. Ayon sa ating source, siya ay ginamit lamang ng Liberal Party at gusto ni Lenny mag-i-push yung electoral protest niya, mag-file ng protesta sa 2022 election, walang gustong tumulong sa kanya. Iniwan din si Lenny sa ere. So, kalooy. Diba? Anong comment niyo? Anong comment niyo na nag-meet sila? Staff ni Lenny ang nag-invite kay Bisara sa fiesta doon kasi si Lenny din ang nag-utos sa staff niya. So, ganyan nga ang gawin nyo. Ganyan nga ang gawin nyo kay Bisara. They're just making her stronger to be president. Sabi ni Edward, tama si Percy Lapid, rest in peace. Tama talaga si Percy Lapid. Ayan, siya nagpagurgur kay Percy Lapid. Hindi ang gobyernong bangag. Sabi ni Mercedita Marilao, Marlica, sabi ng KOG, hindi na daw muna sila sasama sa maisog. Well, I think may catch yan. Hindi na muna natin i-discuss yan. But I have knowledge about it. Okay? Focus muna tayo dito sa issue ng... Okay. Maganda po yan kung magsandipwera si Sara at Lenny. Malakas po kasi alam ng taong bayan ang gawa ng mga traidor, manggagamit at sinungaling na bangag at kung sakaling mandaya, mga bangag baka mag-people power pa, sabi ni Edraline Di Peralta. I think, ang nakikita natin dito, dahil dumadami na dumadami ang tao ngayon sa Liwasang Bonifacio, tuloy-tuloy na yan. Basta just be part of it. I'm sorry po sa lahat ng kapapasok lang, hindi kayo sanay sa pandemir kong boses, pero sabi ko nga may mga nakapaligid sa akin na borlog na. Sabi ni Martha Cesar, grabe si Trilling kay Lenny, no? Okay, tamo. Bakit utusan ni Trilliani si Lenny? Bakit gaganunin niya? Ibig sabihin, pwede makipagkita si Lenny, no? Or sa mga taong ayaw nila? Diktador. Saan nagmana si Trilliani? Hindi kay Marcos Jr. at kay Lisa Tanas. Bakit niya diliktahan si Lenny? Kung nakipag-usap siya kayo, may sarili namang utak yon, may sarili namang isip. See that, mga kakamping? You open your minds. This is about your future sa Pilipinas. Forget about the political party, pero tignan ninyo yung nangyayari sa inyo ngayon. Nakarumal-dumal na ginagawa ng mga Marcos. Ang duran-duran, $1 million to $1.5 million. Ang mga ayuda na, hindi naman nakakarating exactly sa mga tao, pero ginagamit. Yun nga, ang concert dito, concert doon, kaluoy ka mo, kawawa kayo. I wish pwede ako magmura ng bonggang-bonggang malakas ngayon. Kaso lang wala ako sa pamamahay ko, kaya hindi pwede. Ay, naku, si Percy Lapid, ang pinakaunang biktima ni Prime
Minister Jahas Nagurgor, sabi ni Vega Warp, Jerry Saplan, hi Ma'am Palanga, magandang gabi po sa inyo. Yes, thank you Palanga. Sa lahat po na nag-greet sa akin ng happy birthday, thank you so much sa inyo lahat. At grabe, non-stop ang celebration ko. Nagka-pimples na ako, wala na akong tulog. For the first time yata ng buhay ko, nagkaroon ako ng malaking pimples. Anyway, sabi ni Leonarda, Madam Marlica, grabe ang gobyerno natin, hawak sa liig ang mga sindikato. Parang paminsan-minsan nagtatanong ako sa Panginoon, meron pa bang pag-asa ang ating bansa maging sindikato free? Huwag kayo mawala ng pag-asa. Kasi pag sumuko na kayo, panalo yung mga sindikato. So kahit medyo mahirap ang laban niyon dahil binabayaran nila lahat, nilalamon nila lahat lang pera, tinatransport sa offshore account, wala silang pakundangan na mag-imbita ng mga, yung katulad ng Duran-Duran, katulad nila Martin, yung mga local performers na ginagamit ang pera ng bayan. Ibig sabihin, bangag po talaga ang presidente at wala silang pakialam sa inyo. Imagine mo, gusto pang itago sa inyo eh, yung Duran-Duran na concert, pero nag-leak, di ba? At, my God, yung mga bisita, hindi pinadala ng picture ng cellphone para hindi mapicturan, pero may nag-leak. Ano yun? Ay, nako, mga palangga, I hope you will do something, mga palangga. Sabi ni palangga, so for me, BP Sara should be wise, baka mabudol muli. Sara and Lynn are friends even before, and despite with different parties, they never throw words against each other. At the fast now, selos ang ingit kayo. Ingit si Trelianis. Malu Takahashi, thank you. Normal pareho silang BB, walang masama. Anong ano nyo, komento nyo? Siguro perfect match ang two ladies. Sabi ni Jing Bilas, Eleni is still the one. Baka another naman ang sakit ng ulo ng mamamayan. Duterte Marcoleta is the best. Hindi, I mean, nag-usap pa lang naman sila palangga. Hindi naman sila sinabi magta-tandem sila. And I believe, you know, dahil si Sara nagsalita na never again Marcos. Yeah, tama siya, tama kayo. Magiging smarter na siya sa kanyang mga decision making at hindi na siya magpapabudol kay Aimee, magpapabudol sa mga bangag. Diba? So, yun yun. Dapat magsalita na din ang mga Aquino, baka binayaran na rin ni Lisa yan. Eh, diba, reunite na yung mga yan. So, again, kawawa kayo. Nag-reunite yung mga demonyo at wala di bangag. Okay? Sabi ni Vilma, party lalakas pa ng ulan sa Liwas San Bonifacio. Grabe, ang dami. Okay, ang daming tao. By the way, umulan ba sa buong Metro Manila? Can you comment? Doon sa Liwas San Bonifacio, umulan ba sa buong Quezon City o sa Karating area? Kasi kung doon lang umulan sa Liwas San Bonifacio, nagpa-cloud seeding na naman ang bangag na gobyerno. Kumbaga artificial yung ulan and that is possible para ma-disperse ang tao. Ganun po ka-evil itong gobyerno ninyo. Kayang gumastos ng million-million o even billions para harangan yung mga nag-speak up day. Diba? Gumagamit sila ng pera ng bayan, namumudmud ng mga nagbabayad sila ng mga, well, you know, ng mga tao doon kung saan-saan lugar sa Mindanao para kunwari sila ay what? Para yung mga taong ay sumusuporta kay Bangag. Pero ang totoo, ginagamit nila yung mga kawawang Pilipino. Sabi ni Merville, basta kami, ang pamilya ko, no more pulahan, pinklawan, diulawan, solid green lang. Alright. Mamarika, dapat ilumabasa tayo, hindi na hanggang komento na lang. Lumabasa tayo, magmarcha na tayo. Sabi ni Renato Abadilla, ayun na nga palangga, magmarcha na kayo nandyan naman sa Liwasang Bonifacio. Ang daming tao dyan, di ba? Paano naman ako magmamarcha dyan palangga? Di ba? Fabricated cases ang ginawa ni Bangag sa akin at ni Lisa Tanas. Hindi ko nga alam, baka 1 million cases na ang ginawa nila sa akin. Anong gusto nyo? Pakamatay ako ng bonggang-bongga? Hindi naman ganun ang smart na pakikipaglaban. Pwede ka makipaglaban sa pamamagitan na ng utak at alindog at tapang. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kung ay gusto nila ng one-on-one sa tamang arena, kahit boxing ring, hindi ko naman uurungan yan. Paano ka lalaban sa mga traitor? Hawak nila pera nyo. Diba? Punterya nila ako dahil ako nagpa-expose halos lahat. Diba? Yung mga major expose ng pagiging bangag nila. O ano yun? Dilawan? Ang sabi niya, dilawan daw. Sabi ni Ben Pitong, huwag maniwala sa mga bulong ni Lenny. Baka mabudol. Tignan natin ang kanyang ginawang BP para siya. Ayun na nga, during Duterte. Ayun na nga, di ba, nagsalta si Lenny sa International, siraan si Pangulong Duterte, utos. Well,
desisyon nila yon ng mga kapartido niya sa Liberal Party. Eh yun nga naging problema ni Lenny, naging utu-utu siya din sa mga kapartido niya. Nabudol din siya. Si Inday, nabudol din. So may common denominator sila. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!